Ang pagmamanage ng ating pera ay hindi kinakailangan maging komplikado tulad ng iniisip ng iba. Yes, kailangan nating aralin kung paano nga ba nagagawa, napapalago at iniingatan ng pera. Pero hindi mo kailangan maging financial guru para maging successful sa bagay na ito. Ngayon, nasa krisis tayo, gawa ng pandemic, ano nga ba ang pwede nating gawin upang maging matino, matalino sa paghawak ng pera? Today, we will talk about the right money management that we can employ in any crisis. I'm Chris Cervantes, and this is Financial Planning for the Fast-Changing World. Kung gusto mong malaman kung paano mas kumita ng malaki, importanteng aralin kung paano ka mas magiging deserving na mas malaki ang kinikita. At kung gusto mo namang malaman kung paano palaguin ang inyong kinikita, at least dapat alam mo kung paano gumagalaw ang investment world tulad ng stock market, bond, or mutual fund at iba pa. Ganun din kung paano mo poprotektahan ang iyong perang pinalago. Importanteng alam mo kung paano gamitin ng iba't ibang uring wealth protection tulad ng insurance. Yes, you do need some basic technical knowledge to know what to do with your money. However, if you want to become successful on it, you also need to learn the fundamental principles of other areas of managing your money. Tulad ng kahalagahan ng pagbabayad or paglayo sa utang at pag-iipon. Sa totoo lang, simple lang naman talaga ang mag-manage ng pera. Pero ang katotohanan, hindi porke simple, nangangahulugan madali. Lalo na ngayon, sa panahon ng pandemic, mas lalong naging komplikado ang usaping ito. Dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa kung ano ang mangyayari sa trabaho natin. Kung nag-iisip ka kung paano nga ba mas magiging matalino sa pera, ito ang tatlong bagay na pwede mong maging diskarte. Una, continue on your money management style. Kung sa tingin mo na ang ginagawa mo sa pera ay nagdudulot ng tamang resulta, congrats! Isa itong indikasyon na tama ang ginagawa mo. Kaya naman, ipagpatuloy mo lang kung ano ang nasimulan mo na. Maaaring pangarap mo ang yumaman, pero tandaan mo, hindi ito mangyayari overnight. Kaya kung nagbibigay naman ng tamang resulta ang mga nasimulan mo na, okay na yan. Huwag ka lang magmadali. Kadalasan napapahamak ang iba kasi may nasimulan ng tama, kaya lang dahil sa pagmamadali, nasisilaw sa mabilisang resulta na hindi nila inaasahan, yun pala ang magdadala sa kanila ng malaking kapahamakan. Paano mo malalaman na tama ang ginagawa mo? 1. Halos wala kang utang. 2. You have fully funded emergency fund. 3. You have proper insurance protection against health and financial risk. 4. You are investing regularly for retirement. 5. You are following a well-designed budget plan. 6. Your spending is increasing your net worth. At higit sa lahat, 7. Hindi ka stress sa pera. If yan ang mga nangyayari sa iyo ngayon, then tuloy lang kung anong management ang ginagawa mo. 2. Option. Learn money management system and implement it. Kung medyo nahihirapan ka ngayon financially, isa lang ang ibig sabihin niyan. May maling nangyayari sa paghawak mo ng pera. Tandaan, ang problema sa pera ay parang lagnat. Ang lagnat ay hindi naman talaga sakit, kundi isang sintomas na nagsasabi na mayroong kang mas seryosong karamdaman. Ang dapat gamutin ay ang sakit, hindi ang sintomas. Ganon din sa pera. Kailangan mong alamin saan nanggagaling ang mga problemang ito. Malamang sa hindi, ito ay dahil sa mali o di angkop na mga kaisipan na natutunan natin. Kung gusto mong magbago ang financial situation mo, ang una mong dapat baguhin ay ang financial mindset mo. At maniwala ka, hindi yan magbabago kung wala kang bagong money management system na i-adapt. And for you to have an appropriate system, you need 3 things to learn and adapt. 1. Having the right mindset. 2. Having technical know-how kasama dyan ang pag-invest at pagbabudget. 3. Converting your mindset and knowledge into action. At ang pangatlong pwede mong gawin?
hire a financial coach. Ang pagkakaroon ng coach ay kasing halaga ng pagkapanalo sa anumang laro tulad ng basketball at iba pang larangan ng sports. Kung gusto mong manalo sa laro ng pera, having the right coach is a must. At yan ang ginagawa ko bilang isang applied personal finance coach. Ang mga nasa coaching program ko ay hindi lamang natututong mag-invest at mag-manage ng pera. Ang pinaka-importante dito ay gawin kung ano ang plinano. Sa umpisa nakakaasiwa siya, pero isang araw magiging second nature na sa'yo ang pagsunod sa budget at savings and investment plan. Sino ang mga dapat magpa-coach? Ito ay bagay sa mga taong naghahanap pa ng iba pang options bukod sa kung anon ang kanilang nagagawa na. Ito rin ay para lamang sa mga taong marunong sumunod at talagang willing magpa-coach. Or else, sayang naman kung gagastos ka sa pagbabayad ng coach and only to find out makikipagmagalingan ka lang pala sa coach mo. Tandaan mo, ikaw ang player dito. Coach mo lang siya. In the end, sa'yo nakasalalay ang panalo o talo sa larong ito. Maaaring nakakatakot ang pagdating ng anumang crisis. Pero kung may tamang paghahanda, mas magiging protektado tayo sa anumang potensyal na mga kapahamakan. At sa tagumpay sa anumang bagay, importanteng alamin natin kung ano nga ba ang mga options na pwede nating gawin. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it.